Kamusta mga chong? Nandito nga pala tayo sa ating simpleng unboxing video. So, pakita ko lang itong species natin. Ang Selacosminae Palawan Blonde. At ito namang isa ay yung isa sa mga recently na published species, yung Plagellus janrilazoi. Ba't sila nandito? Let's find out. Ayun, nandito nga pala ulit tayo sa Gurbix Oryx Vlog 18, Palawan's Finest Unboxing Video. So, enjoy lang, sit back, at here we go. Bago natin simulan, syempre mag-unbox tayo. Kukuha tayo ng simple terrarium. So, pakita ko lang kung paano gawin. Mabilis lang to. Bali, ang ginamit ko dito ay syempre topsoil at sphagnum moss. Kasi topsoil para mas matagal yung pag-moist ng soil nila, unlike sa mga kokopit. Mas trip ko talaga 'to eh. So, tingnan natin kung ano meron sa box na 'to. Shoutouts nga pala sa tropang Palawan. Alam niyo na. So, sinunguunahin natin. Matindi yung pagkakapak. So, unahin natin yung Palawan Blonde. Unting kaalaman lang, no? Selacosminae. Kasi, temporary name pa lang siya. Hindi pa siya published species. At, sana hopefully mabigyan siya ng pagkakilanlan at mapublish katulad nung Palawan Blue. So, Selacosminae SP Palawan Blonde, temporary name niya. Isa sa mga gandang species na matatagpuan sa Palawan at sobrang remarkable ng species na to kasi unique yung kanyang coloration, unlike dun sa iba na parang may solid coloration lang throughout the body. Ito naman, as you can see, nilagay ko. Cut ko muna yung pagpapakilala. Kasi nahirapan akong palabasin at may iwasan natin yung pag-bolt. So, pwede natin iwanan dyan. Pwede rin natin itry na i-lure sila. Sulad tulad nito. Responsive naman siya. So, may tendency lumabas. Dahan-dahan lang para ma-avoid yung mga unwanted, you know, mamaya matusok niyo yung abdomen or maputol yung galamay. So, ayun. Ganda niya, oh. Ang laki pala. So, akala ko maliit lang na species, maliit lang na sling. Juvenile na to. For now, yan muna. Di natin magigender. Via dorsal. Wait tayo ng molt. After mag. Success molt next time. So, update na lang tayo. Ganda. So, ang pinaka-challenge kung paano tatanggalin to. Pero tingin ko hindi naman siya bolty. Ayun o. Ayun, ayos. Yeah. Simple lang. I-reuse ko na lang sila ulit sa mas maganda na terrarium. So, ito naman. As you can see, I'm having a hard time. So, ito. Sobrang skittish nito. Onting galaw nagbo-bolt. So, tingnan nyo na lang muna. Kasi bahala ko siyang iwanan na lang sa enclosure. At hindi ko siya gambalain. Mamaya makawala pa eh. So, ito yung Plagellus janrilazoi or also known as the Palawan Blue. Shoutouts pala kay Sir Janrilazo. Itong species na to was derived from his name kasi siya yung naka-discover. Ito yung recently added sa Plagellus na genus. So, 2 hours later, as you can see, nandiyan na siya. Nawala siya sa catch cup. Ayun. So, nagtatago. So, akala niya siguro hide yan, no? Sumiksik agad siya. Ayos.
So, ganun lang. Kapag minsan may magre-rehouse kayo, nasa vial or ano, nasa maliit na deli cup, nahirapan kayo. Para di makatakas, iwanan nyo na lang. So, balikan nyo na lang for hours. Ang pinaka-challenge nyo na lang is paano tanggalin yung catch cup or deli cup. So, ayun. Astig, di ba? So, nakapag-settle siya na mamahinga siguro to. Ang ganda, di ba? So, Progilus January Lazoy. Isa sa mga pinagmamalaki nating sariling atin. Shoutouts din kila Request, Vonwert, tsaka kila Nan, yung mga nag-publish nito. So, maraming salamat sa panonood. Gorbik Sotics. Yeah.